Welcome back, mga kaaltab. Well, ang update natin, itong mainit na talaga naman pong pinag-uusapan ng mga netizen, mga kaaltab, na kumukumpirma nga po sa mga sinasabi natin. Totoo naman, mga kaaltab, alam nyo kung bakit? Kasi wala naman po talagang update ngayon kay Tisoy. Nakakagulat, nakakamangha, dahil ultimo pinaka main Alden Fanatics hindi po nagbigay ng update. Kahit po si Nate Gonzaga hindi po nagsasalita sa ginawa niyang post sa kung saan nga po ang concert ni Tisoy, sinabi niya na, tapos nilagyan niya pa po ng picture ni Sue Ramirez, mga kaaltab, wala pa rin pong reaksyon sa in-update niya. Hindi man lang niya pinagtanggol yung sarili niya, bagkus nanatili po siyang tahimik. Hindi po ba ang ibig sabihin ng pananatiling tahimik yung ginawa niya? Hindi po. Real talk yan, mga kaaltab. Well, yung topic natin ngayon, pagpapatunay lang po na kumpirmado nga po na wala nga po talaga si Mengay yung nag-tape ang 8 Bulaga. Dahil nga po marami nagko-komento na nagmamadali nga po raw si Main Mendoza kaya hindi na po siya nakagawa pa o napasama pa sa taping. Real talk to, mga kaaltab. Ito rin naman po yung nagsasabi sa atin, malalapit po sa 8 Bulaga. Sabihin na natin yung mga staff crew na pabor sa Aldab Nation, pero wala po silang magawa o hindi po nila maibigay yung gusto nilang sabihin, dahil kumbaga kapag ka daw po kasi naririnig ng management ang Aldab, hindi nga po nagiging maganda yung timpla, lalong-lalo na nga po si Mr. Tobiera. Sa punto na yan, di na po natin pagpipilitan pa. Di po ba? Ang sa atin lang naman ngayon, nakakatuwa po dahil yung post nga po ni Raisa May ng live, marami pong netizen ang nakakuha. Ito yung simpatya, lalong-lalo na po kay Mama Ten. Ang pinaka nagdala nga po talaga roon, si Mama Ten, na maraming nag-react, 3 o'clock ng madaling araw, gising pa. Dahil sabi ko nga po sa inyo, nag-aayos na po sila, naghahanda na, dahil nga po sasakay sila ng kanilang private plane. Real to kaya, mga kaaltab, sa mga nagtatanong, magre-react, Mr. Destiny, na masyado namang maaga yung mga 3:30 kung aalis ka, gayong private plane naman yung sinasakyan mo. Ito yung maraming komisyon, kumbaga marami nagre-react nito, ha. Ito yung update ko lang, kumbaga scenario ko lang to. Alam nyo kasi kung bakit po mas maaga, dahil hindi siya masyado pansinin ng mga netizen, wala ganong makakita. Ibig sabihin ko, paglapag nila kung saan man sila pupunta, wala pa gaanong katao-tao, although ang makakakita lang noon, crew, staff, di po ba, na busy pa sa trabaho, hindi pa sila makakapag-post, hindi pa po sila makakapag, kumbaga alam nyo na. Tapos kapag ka nagpa-picture, sasabihin ni Tisoy na pansarili nyo na lang yan, huwag nyong ipopost sa social media, di po ba? Yun po yung pinapoint ko. At ito naman po kasi yung pinakamaganda na pag-alis, sa totoo lang. Kung titignan nyo, si Richard Fulkerson, pupunta po yan ng ibang bansa, lalo na sa Amerika. Anong oras? 10 to 11 ng gabi, aalis po. Darating po ng mga 4 o'clock ng madaling araw, 5 o'clock ng madaling araw, na kung saan tulog pa yung karamihan. Real talk yan, mga kaaltab. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, may mga pagkakataon na ganitong oras po talaga yung pinaka masasabi natin. At eto pa po, mga kaaltab, para po sa kalaman ng lahat, bakit walang update si Mengay ngayon? Pati sa pre-baby niya, wala rin. Si Alden, wala rin update. O alam na, bakit kapag ka nagbigay kasi ng update si Alden, gumaganti si Mengay? Isa po ito sa isa rason kung bakit po yung mga Aldab Nation masayang masaya kapag may mga ganon. Alam naman po kasi, ito sa mga bulag at bingilang po sa mga dumadaan sa channel ko, alam na po ng mga netizen na pinag, kumbaga yung Aldab, pagka may mga ganong post, sinasabi agad namin na may ganap. Pero bakit pa rin po ginagawa nila Mengay at Tisoy po yon?
Real to, common sense na lang po ah. Alam po ni Alden na kapag nag-post siya, nagpipiesta po ang Aldab Nation at sinasabi nga po namin na katabi niya si Mengay kasama niya. Ganon din naman po si Mengay. Kapag nag-post siya, sinasabi rin po namin. Pero ang simpleng tanong lang po sa mga netizen, bakit po nila ginagawa pa rin? Bakit pa rin, kumbaga, masasabi natin na paulit-ulit po nilang ginagawa? Alam naman po nila na natutuwa kami at pinopost po namin ito. Real to kaya, mga kaaldab? Di po ba? Doon pa lang mapapaisip na po kayo. Doon pa lang masasabi nyo na mukhang may sinasabi talaga si Mr. Destiny na talagang kapanipaniwala. Kasi kung titignan mo naman, tama lahat ng ina-update niya. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, mga kaaldab, wala po tayong inililihim na kumbaga gumagawa ng edited picture. Madali lang naman po gumawa, di po ba? Gagayahin ko lang naman po yung ginagawa ng mga Armin. Magpe-page swap po tayo. Kukuha tayo sa isang part ng magkasama. Nakamukhang kamukha nila Mengay at Isoy. Sasakay ng eroplano. Sasama natin si Mama Ten. Lalagdadagdagan natin. Napakadali. Pero bakit ko naman pong gagawin yon? Di po ba? Gayong alam ko na na private, kumbaga, private life nga po sina Mengay at Isoy. Kaya nga po hindi po nila pinapa, kumbaga nililihim lang po nila. Well, sa punto na yan, mga kaaldab, yung mga ina-update natin 101% talagang tumutugma naman po. Di, real talk to, mga kaaldab. Kaya sabi ko nga po, kumpirmado na na si Mengay at Isoy umalis na nga po at papunta na nga po ng CDO para sa show nga po sa Eat Bulaga. Sana nga po magkasama sila eh. Pero kung naandun naman po si Mengay, alam naman po natin na naandun si Richard Polkinson. Pero kumbaga hindi lang siguro pinapayagan ng Eat Bulaga, ng GMA Network na papasama siya. Pero tingnan na rin po natin, di po ba? Sana nga po, yun naman po yung hiling natin eh. Tayo naman po kasi eh, yun lang po yung po pwedeng gawin. Yung umasa, paasahin, di po ba? Yan naman po yung Eat Bulaga eh. Mahilig po tayong pinapaasa. Pero tayan-tayan na nyo po kasi darating na yung point na magbubukas na o magsasanib pwersa na nga po itong July ang ABS-CBN at TV5. Is, lagi ko pong sinasabi, wala gaanong artista ang TV5 samantalang ang ABS-CBN napakarami. Once na dyan ilagay yung showtime at wawawin, alam na. Di po ba, mga kaaldab?